Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At sa pagkakataong ito po, tayo naman po ay mayroong tatalakayin napaka-importanting bagay sa ating buhay ay kalimitan po mga kapatid ay meron tayong tinatawag na favoritism. At alam nyo po, ang favoritism na ito ay hindi maganda ang nagiging epekto. Ang favoritism na ito ay nagpapakita sa atin mga kapatid na tayo ay gumagawa ng isang bagay na hindi po makatao. Dahil namimili po tayo ng tao natin pong kakausapin, ating haharapin, ating rerespetuhin. Pakinggan po natin si Bishop Abit Uy sa kanyang pagpapaliwanag patungkol po sa ating pagtatangi sa ating kapwa. Ang pagtahod ug tawo nga taas ug kahimtang nimo mao'y usa ka buhat nga gihimo sa daghang mga tao. Apan ang pagtahod ug tawo nga ubos nimo kahimtang kana mao'y usa ka buhat nga talagsaon kaayo. To respect people who are higher than you is ordinary. Oni gibuhat sa maong sanlahon ngadto kang Hesus. To respect people who are lower than you, that one is extraordinary. Mao kini ang gibuhat ni Hesus ngadto sa maong sanlahon. Kini nga ebanghelyo mga igsuon, magdasig kanatong tanan sa pagsunod sa paniginan ni Kristo, sa paghatag ug pagtahod sa mga tao nga anaa sa ubos, sa mga kabos ug sa mga ordinaryong tao sa atong katilingban. Usa kini kadakong hagit kasagaran nato aduna may double standard sa pagpakita ug kaayo. Ako ang atong respeto sa mga adunahan ug sa mga naa sa habog sa atong katilingban. Apan dili ingon niini ang atong pagtagad sa mga gagmay o mga ubos na tao. Malinaw po sa video na ating pong nakita, sinabi po ng ating Bishop Abit Uy na dapat sa ating buhay ay huwag din tayong magtangi. Hindi porke ang isang tao ay walang pinag-aralan, hindi porke ang isang tao ay mahirap o tayo ay nakakaangat, tayo ay magmamalaki at ibababa ang iba. Mas maigi po mga kapatid na lagi nating isabuhay kung papaano po nabuhay at nabubuhay ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Manatili po tayo ng ating mga paa ay nakaapak sa lupa. Na huwag po tayong magmamalaki sa anumang achievement, no, na meron tayo. Bagkus tayo pa sana ay magpatuloy na magpakumbaba ng ating mga sarili at huwag nating itatangi ang kahit na sino man dahil sa kanyang status sa buhay. Huwag po nating piliin ang isang tao dahil professional siya. Huwag po nating paboran ang isang tao dahil mayaman siya. Ang respeto po ay naibibigay yan sa lahat at hindi po nililimitahan yan. Ang respeto po ay hindi po dapat ibigay dahil sa posisyon, dahil sa profession. Ang respeto ay binibigay po yan kahit na sa pinakaaba. Tandaan po natin mga kapatid, kapag tayo ay nagmamaliit, ginagawa po natin yan sa ating Panginoon. Alalahanin po natin ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 25:46. Ang anumang ginawa niyo sa aking mga kapatid ay ginawa niyo rin sa akin. Ang anumang ginawa niyo sa tao, sa kapwa niyo, ginawa sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong magmamaliit ng ating kapwa
sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ang ginagawa natin ito. Patuloy tayong nagsasabi na tayo ay Kristiyano, pero bakit hindi po nakikita si Kristo sa buhay natin? Bakit patuloy tayong nagtatangi ng ating kapwa? Bakit patuloy nating pinapaboran, pinapakinggan, at pinapaliwala ang mga taong nasa mababa? Nasa tama pa ba tayo, mga kapatid? O kailangan na tayong itama sa ating mga maling ginagawa? Sa Diyos po ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, at kadakilaan magpakailanman. Por Deo et Iglesia.